Hello guys, good morning, good afternoon po sa inyo lahat. Pauwi na nga po kami doon sa amin sa Las Islas, Kapangan, Benguet. At ito po ay dito na po kami sa Bilangbili, sa taas po ng GBDAIS doon sa Balakbak. At binabaybay po namin yung palapit na po sa Bilangbili proper. At ayan po yung husband ko, yung driver namin, at yung anak namin na dinaanan namin doon sa school niya sa Balakbak. Ayan, so ayan po, dumating na nga po tayo at tayo ay nagpatuloy. Inantay lang po natin yung kapatid ko na nagsumbo sa atin. Halos 3 oras po ata kami nag-antay doon sa highway. And then, pagkatapos po ma-dismiss ng aking kapatid sa kanyang trabaho ay sinundo po kami at ito na nga po, pauwi na nga po kami at ito po yung horseback na tinatawag na natatakot po ang mga tao dito na maglakbay kasi yung kalsada po na ito ay nakikita niyo po na bundok po yan, tapos matirik po yan na magkabilaan na bangin, so parang yung likod ng kabayo ang dinaanan po ng kalsada dyan. Nakikita naman po ninyo. O yan. So, delikado po talaga itong kalsada na ito. Kung hindi kayo maingat at kung lasing kayo, huwag na po kayong pumunta dito. Kasi meron po talagang yan, may bangin pa po dyan. May bato po yan na dinaanan ng kalsada. May nakaukit po nga po dyan na bangin dyan o dito sa bandang kaliwa. Ayan, so ayan, delikado po talaga yan lalo na pag ulan at hindi pa masyadong naayos yan o dito banda sa kaliwa. Tingnan nyo po, delikado po ito kasi bato po ito na may inside na cave. Parang cave-like po siya. Ayan, delikado po yan kung hindi maingat ang nagmamaneho. At makitid din po ang daan dyan, yung kalsada na ginawa kasi magkabilaan nga po yan na walang masyadong space na pag-widening, na i-widen yung kalsada. So ang nakikita po ninyo ay yung paakyat na yan, dyan po yung isang sityo ng kibungan, yung saddle kibungan. So ayan, marami po yung mga kasamahan namin, yung mga pamangkin namin na galing sa sakay po yan. Pauwi din po yan sa amin sa Las Islas. Iba sa tawang pamangkin namin. So ayan, nasa tuktok na nga po tayo. At dito po yung pahingaan. Dati nung hindi pa po nagagawa yung kalsada, ay pahingaan po ito ng mga pumupunta sa Baguio or sa highway. At may mga bit po kami ng kung ano-ano dyan, yung mga paninda nila ng mga crops. Dito po kami nagpapahinga. At ayan. So, dyan po, pababa na po tayo sa Las Islas. Ayan, kung nakikita po ninyo, medyo madilim-dilim na kasi pasado alas 6 na po ito. At hindi po masyadong malinaw kasi mataas po itong bundok na ito. Kaya yung fog po ay bumaba na po yung fog, kaya hindi po masyadong malinaw yung tanawin natin kasi paggabi na nga rin po ito, ay mga 6:30 na ata ito. So guys, yung kalsada po ay pababa, medyo matirik po ito, tsaka may bangin din po yan sa bandang right, paliko-liko. Ayan. Kung umuulan po, mahirap pa mag-maneho dito kasi hindi makakaakyat yung sasakyan. Kaya gawa ng putik at saka yung bato. Ayan. So, kailangan yung truck po ng kapatid ko na yan ay may dual. Kailangan may dual yung sasakyan. So ganyan po, malinis naman po yung kalsada, kaso lang
Maalikabok. Ayan, nag-ilaw na yung sasakyan namin kasi gabi na nga po ito. Ayan, pagkatapos nga po namin ay ito po ay Sunday na po ng hapon umaga. At kami po ay Saturday po ito ng umaga. Kami po ay nag-aalmusal na magkakapamilya lahat. Salo-salo. Simpleng umagahan lang po bago po kami nagluto-luto ng kung ano-ano. Ayan. Ayan po yung pamangkin ko, si Earl. At saka si Denry. Ang dami po nila. Si DM. Marami po kaming magkakapatid at yung mga pamangkin po namin. Ayan, nagluto po yung kapatid ko ng tikoy, pinakbet, meron din po kaming tuyo dyan. At mamaya po ay magluluto yung kapatid ko ng kakanin. Ako naman po ay magbibake ng banana bread. Hindi ko na po naipakita dito pero maganda po yun. Ayan po yung mother namin, si Mama Nena, yun po yung kapatid ko na masipag magluto. Ako naman po yung, yan, mga pa-smile-smile lang. Ayan, buti na lang po at maraming tubig. Ito po ay nung Sunday morning Sunday lunch na pagkatapos po ng worship service namin sa simbahan. In-invite po namin yung mga kapatid namin sa simbahan na kumain ng lunch muna bago po kami lumarga na babalik dito sa La Trinidad. Gawa ng kailangan po namin ipa-follow up, check up ang nanay namin kasi may follow up, check up po siya ng Monday morning. Kaya pagkatapos po namin mag-lunch niyan ay lumarga na po kami at naiwan nga po ang mga kapatid na ito, mga titos at titas. Yan, marami po silang pinag-celebrate din po namin pala ang mga February birthday celebrants. Sayang nga lang po at hindi ko na-videohan yung cake kasi na-wheelie ako sa ayan yung cake pala po namin na binake ko pagkatapos po namin yung kumanta. Ako po yung nag-bake ng banana bread na yan. Nagustuhan naman po nila at na-enjoy nila yung gawa natin na cake. At least kahit walang candle, ay na-enjoy naman po ng mga old folks at mga bata. Masaya po talaga na magsalo-salo kahit simple lang. Ayan yung mga tita namin, yung mga aunties namin na nag-attend po ng worship service. Ayan. Yung mama namin yung naka-blue. Yung kapatid ko po itong naka-green na yan. Ayan si Manong Ju at si Manong Sibuya. Nansangat tayo, adi. Ibubulsi ko yung. Yan po. Ito po nung umakyat na kami. Paalis na po kami nito. Pabalik na po kami ng La Trinidad dito. So ayan, larga na naman kami sa truck na pang dump truck. Ayan, karag-karag na yung sasakyan namin. Ang ingay ng sasakyan. Pero at least enjoy naman yung ride namin. Hindi kami naglakad ng pagkataas-taas at alikabok. Tsaka marami din po kaming mga dala. Ayan, sumunod po yung aso. Sumunod po yung aso. Kumarang-harang sa sasakyan kaya pinakyat na lang. Ayan, tuwang-tuwa siya. Oh. Gusto niyang sumama sa si bayaw namin ito na Noel. May aso niyan. Ayan yung lake po na popular na lake sa amin na pinagkukunan po ng kuhol. Ang dami pong kuhol dyan na kinukuha. Hindi maubos-ubos. Ayan. Hindi ka napunta sa amin kung hindi mo
nakita ito. Ito naman po ay honey na binenta ng kapitbahay namin kay ate ko. 354 bottle. Ayan. Honey. Wild honey. Original po yan. Walang halo. 350 per bottle. 2x2. Ayan po yung ate ko. Ayan. Sayote. Kumuha din po siya ng sayote kasi libre. Ay bababa niya po yan sa Pangasinan pero talo siya dyan sa Plete. Ayan. May mga plantation. Sayote. Yan po yung kalsada paakyat. Diyan po yung maakyatin namin. Dadaanan ng kalsada. So, since na nag-open po yung kalsada, ay marami na nagsitanim ng mga sayote dito. Ayan. So, enjoy lang po kami sa ride. Ayan, guys. Ito pa, malapit na po kami sa paakyat na po ito. Kaya medyo nagtarik yung kalsada paakyat. Nasa tuktok na po kami ito. At dadaanan na naman po namin yung bangin na may nadinaanan natin kahapon. Anong Friday night. So, yan guys. Lapit na tayo sa tuktok. Hawak-hawak ko po yung telepono ko dito. Tsaka nakahawak ako sa likod ng kaya medyo unstable po yung kamay ko. Ayan. Nasa tuktok na po tayo. Andyan na po yung horseback. Tingnan nyo po, delikado po ito pag kailangan kondisyon talaga ang sasakyan mo dito. Diyan po yung pupunta sa Bocas. Bocas. Sa bandang kanan naman dyan, yung Balakbak, Tabaaw, papuntang Baguio na po yan. So dito, Kibungan side, sa bandang kaliwa. Ayun, bangin pa rin. Ayan. So, kailangan talagang maingat at dikondisyon ng sasakyan pag pumunta dito. At bantayan po ninyo kung umuulan. Mahirap din po dito kasi yung alikabok magiging puti. Kaya mahirap din po yung mag-travel dito na umuulan. Ayan. Malapit na po kami sa junction ng Bocas at Lasillas Road. So ayan na nga po, nandito na kami sa highway, pabalik na po kami ng Trinidad. Andyan po yung anak ko, idadrop po namin yan sa Balakbak sa kanyang school. At patuloy po kami, babalik po kami sa La Trinidad. Andyan po yung mother namin sa harap. Andito na po kami sa Myongot. So bye guys! See